Nagpapasalamat ka ba sa Diyos sa biyayang mapabilang sa iyong pamilya? Isang puspos ng pananampalatayang araw ng Linggo, Kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapastahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Pinaiigting ng pagdiriwang na ito ang ating pagninilay sa misteryo ng pagkakatawang tao. Nakatutok tayo sa anak ng Diyos na naging bahagi ng pamilya ng sangkatauhan. Ang banal na mag-anak ang huwaran ng bawat pamilyang nagisikap mamuhay ng matuwid at kaluhod-luhod sa Diyos. Inalangin natin ang lahat ng pamilya sa buong mundo, lalo't higit ang ating sariling pamilya, ng manaigang pagmamahalan, pagtutulungan at pagmamalasakitan sa isa't isa. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagdala ni Jose at Maria na sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon sa mabuting balita ngayon. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon, tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon. Lahat ng panganay na lalaki ay tuturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon, isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at suma sa kanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapapayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan. Ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano, at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nang matupad na ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazaret, sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at suma sa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Narinig natin kung paano dinala ni Jose bilang ama ng tahanan si Maria at ang sanggol na si Jesus sa templo ng Jerusalem upang tumupad sa mga alituntunin ng batas ni Moises ukol sa paglilinis ng inang nanganak at ang pagtubos ng sanggol na isinilang. Ayon sa Levitico Kabanata 12 Talata 2 hanggang 8, ang isang babae na nanganak ay marumi sa loob ng 40 araw kasunod ng pagsilang ng isang anak na lalaki o 80 araw naman pagkaraan ng pagsilang ng isang anak na babae. Bagamat naitangi na si Maria bilang bukod na pinagpala sa babaeng lahat, pinili pa rin niyang isuko ang kanyang sarili sa batas tulad ng ibang ina. Ipinakita dito ni na Jose at Maria ang kanilang tapat na pagsunod sa batas at sa mga pamantayan na nasusulat sa lumang tipan. Pinalaki nila si Jesus bilang mabuting Hudyo. Sa kanilang tahanan, natutunan ni Jesus kung papaano magdasal, magpuri, at manampalataya sa Panginoong Diyos. Tinuruan siya ni Jose kung papaano maging isang binatang masipag at matulungin. Ipinakita naman sa kanya ni Maria ang kahalagahan ng pagiging madasalin at mapagmahal. Dahil sa kanilang pamumuhay ng may takot sa Diyos, mararapat lamang na tawagin silang banal na mag-anak. Kapanalig, katulad ba ng banal na mag-anak ang ating mga pamilya? Namumuhay ba tayo ng may takot sa Diyos? Pinapalaki ba natin ang ating mga anak na may pananampalataya?
Pinagtitibay ba natin ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng simbahan? Ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, buong pananalig nating ipagkatiwala ang ating mga pamilya sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos na katulad ni Jesus, Maria at Jose, maging saksinawa ang mga mag-anak natin sa pagmamahal ng Diyos. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad, sa mga nawala ng tahanan, kagamitan, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Patuloy nawa kayong kumapit sa habag at awa ng Diyos na kumikilos sa mga taong may ginintuang puso na tumutulong sa panahong ito ng matinding pangangailangan. Asahan din po ninyo na kasama kayo sa aming mga panalangin at sakripisyo araw-araw. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iwan sa inyo ng mga katagang magalak nating ipagdiwang ang pagsilang ng pag-ibig ng Diyos sa tanan. Biyaya at kapayapaan mula sa Daughters of St. Paul. Ngayong panahon ng pagbibigay handog, nais naming magbahagi ng aginaldo para sa inyo. Alay namin ito mula sa maalab na pakikiisa namin sa inyo ngayong Pasko. Magkasama tayong naglalakbay sa marami at iba't ibang paraan, lalo na ang pagbabahagi namin sa inyo ng salita ng Diyos at ng aming mga pagninilay na para sa inyo at sa buong pamilya. At ngayon, sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, hayaan ninyong patuloy namin ipahayag ang pag-asa, kaligayahan at pagmamahal na dulot ni Jesus sa kabila ng pagsubok nating kinahaharap. Matuwa tayo! Pasko na! Marami sa atin ang nangangarap kung isa kaya tayo sa mga pastol na inaniyahan ng mga anghel na dumalo sa bagong panganak na sanggol. Malamang mapapawi rin ang ating pag-aalala, magkakamit tayo ng kapayapaan, malulusaw ang ating takot. Sa ating kapanahunan, patuloy nating kinakaharap ang krisis ng pananalig natin sa Diyos dulot ng pandemya. Ang krisis ekonomiya na apektado ang ating pamilya, at ang krisis ng pagyao ng mga minamahal sa buhay. May pangamba rin na sino ang susunod, kaninong buhay ang mapapawi bukas. Ngayong panahon, masasabi natin na narito tayo sa panahon ng kadiliman ng gabi. Oo,
madilim at nakakabinging katahimikan. Nagtatanong tayo, nasaan ka, Panginoon? Hindi ka namin makita. Ngunit ang gabi rin ang nag-aanyaya sa atin na humimpil at damhin ang pahayag ng pag-asa. Matatapos din ang gabing ito. Dahil minsan, sa isang banal na gabi, sumilang ang sanggol ng ating kaligtasan. Sa gabing payapa, lumitaw ang isang maringal na bituin. Siya ang bituin ng Jerusalem. Siya ang bituin ng ating kaligtasan, ng kaligayahan, ng pag-ibig. Mga parol, Christmas lights at mga kandila. Sila ang sumasagisag kay Jesus na ating tunay na liwanag ng buhay. Isang malaking biyaya sa amin na alayan kayo ng aming walang hanggang pasasalamat sa Diyos ngayong Pasko. Hiling namin na patuloy kayong maging bukas loob. Ito ay para sa ikalalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. At kung sa unang pagkakataon ninyo na natunghayan ang aming kongregasyon, inaanyayahan namin kayo na maging isa sa aming Pauline Mission Associates. Alalahanin ninyo na sa tuwina, wikas namin ang inyong mga panalangin
at hangarin ng inyong buong pamilya. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Peace.